Hello guys, good afternoon. Ito guys, ito yung problema natin dati guys nung SL6000. So ito yung battery fault. So ito yung nag-request ako guys, tapos dumating sa akin na battery fake. So ngayon guys, after nung ilang buwan, dumating na yung original talaga. Kahit i-reset mo guys, hindi mawawala yan. Actually guys, to 50% siya guys. Ibig sabihin yung isang battery, kasi dalawang battery nito eh, dalawang bank eh. Yung isa okay, pero yung isang ano, isang battery niya, yun yung nagpi-fail, kaya pino-fault niya guys. So kahit anong reset mo guys, hindi mo mare-reset yan. So natandaan mo guys yung fake na battery na dumating. Ito, ito yung dumating na fake na battery. So ayaw talaga niya gumana. So pag tinignan mo yung difference ng original niya guys, na battery na galing ng SLA mismo, ito yung galing ng SLA mismo guys. So sa packaging pa lang guys, kita mo na talagang fake yung isa. Ito original na. So makita mo talaga siya may SLE, for SLE 6000 battery. Ayan guys. So pag binuksan mo yan, talaga makikita mo yung battery niya. Dalawang pack yan guys. Ayan, dalawa. So ito yung package niya, dalawa. Ayan. So yan yung dalawa niya, dalawang battery niya. So doon pa lang sa packaging guys, kita mo na talagang original siya. So ngayon papalitan natin yung dalawang battery guys. So ayan guys, kung makita natin yung original mismo, talagang magkaiba doon sa fake. So sa wire pa lang, kita ng magkakaiba. Tapos dito sa labeling niya, sa labeling niya ng SLA, yan, ito walang label yung fake. Tsaka yung wire niya, parehas lang yung size ng wire niya. Ito magkaiba. So iba yung B plus niya, at saka yung positive niya malalaki. Tapos yung daris niya guys maliliit na, at saka yung sensor niya. Ito sa fake magkaparehas lang lahat ng size ng battery. So dito pa lang makikita mo na kung fake o original. Pero yung connector niya guys halos parehas, ayun oh. Ayun. So ito yung fake, yan, ito yung fake niya, ito yung original niya. May SL na attack. So same sila ng voltage, pero 14.4 ayun guys. 14.4, 14.4 din to guys. Yung ampere niya 664, almost also the same, 6.3. Ito na 6.3 din. So kaya lang hindi talaga gumagana to. Ini-error pa rin niya na ganyan. So papalitan natin na natin yung ating, palitan natin ng battery guys. Papatayin natin. So ipalitan natin yung original na battery niya. So bubuksan na natin at ito yung power. Ayan. So madali lang palitan to guys, mga ilang minuto lang. Pakatapos na agad dyan. So tanggalin lang natin itong ating ito, number 1. So sobrang bilis lang naman palitan to guys, mga ganitong ventilator na to. So madali lang papalitan. Tanggalin lang natin itong so ang nangyari guys, napadoble patuloy bili yung purchase namin ng battery, kasi hindi na naibalik yung luma, yung fake na binili hindi na naibalik. So it dinatry kong ibalik sa purchasing, sabi niya hindi na raw pwedeng ibalik. Hindi, nag-request ako ulit ng bagong battery. Sabi ko, pag fake pa rin yung ibibigay nyo, i-re-return ko na. So ngayon guys, so original na yung inadala. Kasi talaga ibabalik ko sa kanya ulit kung ano, hindi na original lang, hindi original pa rin yung ibibigay niya. So ang battery nito guys is nandito sa side na to. Dito. So buksan natin to. Ito ba yung battery side niya? So tinanggal na natin yung
So ayun guys, so dito yung battery side nya, dito. So ito yung battery nya guys. So hinihila lang to guys. So pag nakita mo, ayun yung dalawang battery guys. So hihilain mo lang yan. Yan, hihilain mo lang to guys. Yan, tanggalin mo na. So ngayon guys, ang gagawin ko is papalitan ko lahat ng dalawa para sigurado. Kasi standard dyan guys, kahit isa lang ang sira dyan, pero hindi, kailangan mo talaga ang palitan ng dalawa. Kasi sayang lang din para isang, kasi isang set naman itong binibigay nila eh. Ayan guys. So ito yung pinaka-battery ng SLE. At least guys, itong SLE 6000, napakadali na lang siyang magpalit ng battery. Hindi tulad nung 5000, napakamahirap magpalit ng battery. Ito, nasa gilid lang. So ito guys, ipalit natin dalawa. So, pag ganitong side, para hindi tayo mahirapan. Ganitong side din naman. So, kabit lang natin yung isang connection guys. Yan, automatic. Meron siyang power agad. Yan. So, patayin lang natin. Para, ayan guys. Yung isa, pag-anong. Yung isa, pag-anong pa rin. Kasi magkasalubong sila. So, pwede naman i-ganon guys, para hindi sila magkasalubong. Yan. Yan na guys. Napaka-bilis lang. Pagpalit ng battery. So ngayon, babalik natin yung ito guys. Para importante yan sa mga yung battery holder niya. So wala pang 10 minuto guys kapag palit ka ng battery nito. So ganun lang kabilis to. So ayun guys, ganoon ang kabilis, tapos na agad magpalit ng battery. So ayan, pasok na ulit dyan. So isarado na natin ulit. Ayan, isarado na natin ulit guys. Malis. Ibalik yung cover niya. So yun ang isa sa mga ingatan niyo guys, yung makalimutan yung ibang connector ano. Yan. Buti nakita ko yung mga screw niya. Yan. So huwag mo kalimutan hindi ibalik yan guys. Napaka-importante yan. Teknika pa nito guys, pag nag-tornilyo ka nito, kailangan huwag mo muna siyang higpitan. Huwag mo siyang muna higpitan lahat para ma-move mo siya. Pag naikabit mo na lahat ng tornilyo, saka mo siya nang higpitan. Ibig sabihin, swak na yung mga screw mo sa butas. Kasi pag inigpitan mo na isa dyan, automatic, nahirapan kang mag-kabit sa iba.
So, ayan na. Tapos na agad. So, dip na lang natin. So, ayan. So, tornilyo na natin yung likod. So, ganun lang kabilis, guys. So, ibalik natin itong pipe. Yes. So, dito pa lang guys, pwede natin i-on yan kung may charge na ba yung battery niya. Yan, nag-on na agad siya. So, may charge yung battery. Bago kasi. So, ikabit natin yung... Kung may natin ikabit yung ano. Kung magbabattery. Tignan natin guys, magbabattery fill pa ba siya. So, original na yung battery niyan. Ayan guys. So, ayan o. 5% lang yung laman niya. Pero battery low ang sinasabi. So, battery low, i-charge lang natin guys. Kasi 5% lang. So, ayan guys. Charge lang natin. So, na-charge na siya. So, ayun guys, 25% siya, 5% na gano. Charge. So, meaning guys, okay na siya, wala na siyang alarm, na battery full. So, iba talaga yung original kaysa fake. So, ayun guys. So, alam na natin talagang fake. Walang wenta. Tsaka, hindi ko na sa nire-recommend ng gumamit ng fake sa mga life support ng mga makina guys. Talagang, babalik ko sa purchasing namin. So, recommended ko lang guys sa mga ganitong mga life support kasi hindi natin kailangan i-risk yung ano natin, profession natin kasi tayo din ang sinisisi niyan pag magkaroon ng problema yung makina, mamamatay bigla tapos nakahook sa pasyente. So, sisihin ka. Kaya ngayon sa standard ko guys dito as a biomed supervisor dito sa Hupo, sa branch namin, lahat ng mga life support equipment nire-recommend ko original battery. Kung ano yung tinanggal na battery, kung saan galing yung company, halimbawa ventilator na Mindray, Mindray din dapat ang kakabit mong na ano, Mindray din dapat na original na battery. Halimbawa SLA, SLA din. Siguro guys sa mga ano siya, sa mga equipment na hindi naman sa life support. So mga pang mga pang diagnostic lang o kaya pang mga minor device lang siya. Pwede ka magpalit ng mga fake-fake na battery. Pero sa mga equipment na high-risk equipment natin, mostly ng high-risk equipment natin is yung mga life-saving equipment, guys. Huwag na tayong mag-take risk na magpalit tayo ng mga copy na battery. Dahil wala talagang may dudulot na maganda tong fake na battery. So, ayan guys. So, ganun lang kasimple. So, ayan guys, wala na siyang error. Wala na siyang error. So, nag-charge siya. Nag-charge na siya ng... Ayan. 6% na siya guys. So wala na yung error na fault, battery fault na nakalagay dyan. So yun lang guys, ganun lang kabilis magpalit ng battery. So mga 10 minutes, so 15 minutes lang mong palitan niya guys. Kasama na yung pagtawa, start up mo guys. So yan guys, ito nga pala is SLA 6000 na brand na model na, ayan. So yun lang guys, huwag natin tangkilikin yung mga fake na mga batteries guys, lalo na sa mga ganitong makina. Okay? Thank you.